Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong tanggapin ni Doktora Annalyn Santos ang lahat-lahat na hindi na umano nito pa makikita ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang pinanambikan na kanyang ama na ito si Dr. Tanyag, pagkatapos nitong hindi makita ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang passport ay dito, agad lamang itong umuwi itong si Doktora Annalyn Santos at agad naman itong sinabi ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang ina na si Limit. At habang nag-uusap itong mag-ina ay dito, ikinagulat naman nito ni Doktora Annalyn Santos nang bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone at dito nang sagutin nito ni Doktora Annalyn Santos ay abot langit naman ang tuwa nito pagkatapos nitong marinig ni Doktora Annalyn Santos ang boses ng kanyang ama na itong si Dr. Tanyag sa kadahilanan na ikinagulat din nito ni Linet nang marinig nito ni Linet ang sinasabi ng kanyang anak na itong si Doktora Annalyn Santos nang bagitin nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama ay dito agad naman itong napangiti itong si Linet at agad naman itong sinabihan ni Linet ang kanyang anak kung ang kanyang ama ba umano ang kausap nito sa kadahilanan Hilana na agad naman nitong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ina na tama umano siya ang kanyang ama umano ang kausap nito at dito nang marinig naman nito ni Dr. Tanyag ay agad naman nitong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na gusto umano nitong makausap ni Dr. Tanyag ang kanyang ina. Agad naman nitong ibinigay ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang cellphone sa kanyang ina na si Linet at dito ang tuwa naman itong si Linet habang kinakausap nito ni Linet ang lalaking kanyang minamahal, ang ama ng kanyang anak na itong si Dr. Tanyag. At dito, pagkatapos nitong mag-usap ng dalawa ay agad naman nitong inabot ni Linet ang cellphone ng kanyang anak at dito nang makuha na nito ni Doktora Annalyn Santos ay ikinagulat naman din nito ni Doktora Annalyn Santos nang bigla na lamang itong nagsalita ang kanyang ama na mayroon umano itong dapat malaman itong si Doktora Annalyn Santos. Ngunit maya-maya pa ay bigla na lamang nawala ang boses ng kanyang ama sa nitong tinawagan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama ngunit hindi na nito makontak pa ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.